Magandang gabi, kaibigan, no? Ng ang pag-usapan natin sa ngayon, no? About hold up, no? Oh, oo. Hold up ito ng mga sasakyan bala. Kung gabi ka na umuwi, isa ka lang. At saka ng daw my dream, no? Delikado. Ma-hold up ka, no? Yan ang ating topic ko sa ngayon. Kaya kailangan ng avoid going ng home ng kung gabi na, no? Huwag magpagabi uwi kung ano ka, shopping ka sa kung saan, Bacolod City, sa dito sa Amitsanikusasinintal, iyan. Huwag magpagabi kay may delikado na mold up ka, no? And may isa akong kaibigan na nang hold up sa nang sasakyan ba lang dipasahin na nang yeah, round trip from Libertad to ito Mandalagan, yan ang diyan ang terminal ng Chiris, no? Eh, sa round trip pa lang, hinold up sila. Di, ang problema ng ang bag niya, ano ba, hindi iyan holding. Yang isang klase na lagay mo sa katawan mo ang ano, at para hindi ka na mag-ano sa kanya, no? Ma-hold. Yan ang masama. Ang hold-upper ay kinuha ang bag niya. Ang problema, hindi ma-ano, kahit kailangan i-hubarin niya, ipa-ano niya sa ulo niya, palabas from his neck, no? Yan, ang gawa diyan kung bag ka, bag na katulad nito, kailangan mong ganito ang bag niya. Ito ang bag, no? Yan. Kailangan, kung i-hold the pin ka, kailangan i-barin mo yan pa, ano, ibigay mo. Karong, ang ibang hold up na may delikado, diba? May isa silang nakita na nag-text para sa pulis siguro. Kaya ang ginawa, ang bag, nadala ang kaibigan ko, nadala sa hold upper palabas sa round trip. Ngayon, nakalagkad siya ang face niya na maraming mga rashes. Kaya ang bag niya hindi nakuha, nakalagkad siya. Sige, andar ng sasakyan, ang face niya. Kaya yan, nang hindi tayo ang ating gawin dyan. Hindi tayo nagpagabi uwi, no? Mas-shopping tayo. Mag-uwi natin. Hindi dyan tayo guro sa 5 o'clock lang. Hindi na tayo magpa-6, 7, 8. Madelikado na yan. Dyan na ang mga lapper. Mag-hold up, no? Kaya kailangan, kung may bakante set sa diri sa may kuan ng sasakyan na paglabas mo pero hindi ka naman delikado man, iba ka kung may may gun, anuhin ka. Kaya okay na lang, ibigay na lang bag mo, wag na lang hindi mo na lang anuhan. Pero yan ang ating kailangan nga sundin
huwag tayong magpagabi. Pag uwi, pag nag-shopping tayo. Mga 5 o'clock, uwi na 4 o'clock. Hindi na magpagabi kaya sa kahirapan sa ngayon. Marami ang mangyaring mag-hold up ang mga poor na walang maanuhan ng pera na ipakain sa pamilya nila. Kaya yan, sa pang-hold up na lang, makapera sila. Kaya ganyan. Tayo na mga taong ma-hold up, kailangan tayo ang mag-disiplina sa sarili natin. Kung may mag-shopping tayo, huwag magpagabi sa 9 o'clock. Kaya dyan na open ang mga department store. Yan ka na. Punta ka na sa Bacolod. At saka magbumili. Pagka 4 o'clock, uwi na. Huwag na pagabi. Kaya may delikado tayo na mag-hold up. No? Kung na pag-uwi nyo na sa wala na kayong masasakyan sa taxi o PU, o dyan kayo sasakay. Doon ka sa may sasakyan. Ito, dito ka sa may pinto. Huwag nang sa may pinto ka na kung daw may delikado daw ma-detect mo na mag-hold up, open na agad at mag-exit ka na para dahil hindi ka ma-delikado, no? Kaya yan, kung sumasakay ka sa PO, paano ka dito sa may ng sasakyan, sa may pintuan. Diyan ka, uupo, no? Yan ang kailangan natin para hindi tayo ma-delikado mold up, no? Ayan ang gawin natin, no? Na dyan ang adasyon, dot pot. Ang ating gawin, ay huwag natin, ang pera natin, huwag natin ilagay lahat sa ating bag. Kailangan may extra tayong makagawa ka ba lang ng daw bilang tela lang na may di sa ima daw gawin mong blapaha kung sa amin ano kani pa sa Tagalog yan mo sa ng pera dyan alagay mong pera dyan at mo sa waste mo. Yan, gawin mong anuhan ng pera. Diyan mo ilagay ang pera mo para na may hindi madelikado. Ang ilagay mo lang sa bag mo ang pamasahe. Yan lang abi 500 o kung dyan lang. O kung 100 hasta 500 lang dyan ka lang. Kung malaking pera, mga 10,000, 20,000, dyan sa katawan mo na. Oh. Yan mo na lang ilagay, no? Kaya hindi naman sila siguro mag-kwan dyan. Kwan ko na ng ganyan ang panawag. Ng paha ko yan, no? Kaya yan ang gawin natin. Huwag ilagay lahat ng ating mga pera sa bag. Para pa, huwag na tayong mag-ano. Ibigay ang bag. Kaya madelikado tayo para baka may gun sila at sa iyo kundi mamatay ka o kung pa-hospital ka. Kaya kailangan ang hindi big money ang ilagay sa hindi naman pwede sa sa imon kay baka sabihin open yan ang kwan ng pants mo na dyan
O ito, walang money ito. Teka, kundi wala silang makuha sa'yo. Yan lang ang 500 mo. Ipagkain mo na lang. Huwag na. Huwag mo nang anuhin. Kaya huwag ka nang mag ano sa kanila. Ibigay na lahat na asa ang bag mo. Kaya para hindi ka mag, hindi mo bala, hindi ka bala magsisi. Yan lang ang ilagay mo sa bag. Huwag ilagay ang malaking pera sa bag. Para kung ma-hold up, ibigay mo na agad, no? Ano pa yun ang gawin natin? Put all your mask. Oh, then, don't. Na huwag tayong sa pa natin gawin. Huwag tayong hambog la. Huwag tayong maghambog. Na kung pupunta tayo sa mga bakulod o mga saan na ano, piki lang na jewelry ang gamitin natin. Kay madelikado ka kung urig na yan, kung gold na yan na urig. Madelikado ka. Kaya dito sa amin, may isang siman na kwansya, naloko siya ng nagtrabaho sa kwansya nightclub o sa beer house. Sabi ng babae, kaya nagustuhan yung babae, gusto yung sigurong pakasal. Punta ka sa amin bahay, pero kailangan madala ka ng dollar, no? Money, kagdasan, gold, ng mga alas, ilalagay ka ng alas, o mga kway lalaki, mga ring, o kwintas, sumunod man siya, kaya tinagustuhan ng babae. Para magpunta sa bahay ng babae, sa parents na gusto niya maging asawa. Mrs. niya ang babae. No? Pero hindi niya alam na plano na pala ang babae pala ay may asawa na. At hinold up siya, kinuha ang mga dollar at saka ang Arita, ang kanya, ang ano niya, ang ring, kag ang mga kwintas, at nag-react siya. Kaya pinatay siya, napatay siya. Kaya yan, ang gawin natin, huwag tayong, kung saan tayo pupunta, huwag tayong susuot na mga alahas na mga urig. Ilang balang mga gold, kung sa abroad ka nakatrabaho, gold, huwag maging hambog. Yan ang piki lang para hindi ka ma-interesa ng mga taong mag-hold up sa'yo. Kaya ang gawin natin, ang mga gold natin, tabi natin, huwag gagamitin. Yan ang kung may okasyon, yan ka mag- kung mga pamilya mo malami okasyon, pwede mo na magamit yan. Huwag naman sa ibang hindi mo pakilala, kay baka interesan yan, no? Kaya yan ang gawin natin. Huwag tayong magpakahambog, no? Hambo lang. Huwag lang sa gapo, no? Yan. Ang dollar niya na urot atong namatay na hold up na pinatay ang dollar niya na ano at saka ang mga alahas ang na ano ng mga pulis ang babaeng nagustuhan niya ang asawa at iba pang hold up pero naka kung hindi ko alam kung nakuha ng mga pulis yan. Oh, ang babae na presyo, no? Yan. Pero ang ating kailangan ay huwag tayong magsuot ng urig. Kung saan tayo pupunta, no? Yan. Three of your... Yan. Ang kung mga may ano tayo, huwag tayong
Huwag tayong basta kung may bakante ang mga sasakyan doon tayo sa kadali tayo maka ano makaisit, no? Kung madaw ta ano na doon sila sa driver ito tutok it ano ka na exit ka na, hindi naman nila ka makita, exit ka na kay dito kaya sa may ranger ka na sa sasakyan maka ano ko na makaiset kay sa first kada sa napertahan ng ano ng sasakyan diyan ka mag-upo para nga madali kang maano kung may hold up na, no? Yan ang gawin natin. Na gawin natin yan para nga masipti tayo, no? Never, never make it a mistake of staring at the hold up man while holding a process, no? Kundi wag kang magkano ng ano bala daw mabato ka bala na ano na yan, wag ipapakabait ka na lang dyan na uwa, okay na, sige ibigay ko na lang ang wallet ko, ibigay ko na lang bag ko, basta wag nyo lang akong galawin, wag nyo akong santokin o ano pa, wag na magpakabait ka na, hindi ka na magsilim na kung brave ka, no? Na ano ka, nang kung nang mag-react ka, yan, wag, no? Yan ang gawin natin kung mag-hold up man tayong maka hindi natin mabitar yan, no? May mga emergency na hindi natin alam. Yan ang sa katabi natin. Ang atin pera andyan sa atin pocket, tumatabi yan at ang kamay dyan sa pocket mo. Kukuha ng pera mo. Kaya yan, may isang kaibigan ako. Pupunta kami saan, anang may kwan ang kapatid ng ikakasal na. Ang pera ay nasa kanya. Ay iwan ko kundi nagmas na sa simbahan para makasal na ang kapatid niya. Iwan ko kung nag-ano siya na ma-ano ng ano otyas, oh, ma-kwan siya. Ano niya sa katabi niya, nga hindi niya kilala. Yan, tinangay ang pera na pangbayad yon sa restaurant na kaina ng pagkatapos sa kasal, nang nag-attend sa kasal. Doon malis na ang ano niya na ng ano anay ng ang bago ano ko sa iyo, no? Bantayan mo ha kay ma ano ako magkuha ng ustas oh na mga alawat na yan ang nangyari, kinangay ng ang bag niya ng taong babaeng pinanghukuan niya na mag-ano ng bag niya. Nag-watch, no? Yan, tinala. Oh, ang kaibigan ko naman siya, ikumain sa Robinson. Diyan, inilagay sa likod niya ang bag. Hindi, sa harapan. Buti. Ang sa kadabi nilang kumakain, kinuha ang bag. Ito ay mabuti no, 30,000 ang pera. Mabuti na lang at may nakakita. At itinuro ang taong nag bagya, nagkuha. Nagkuha ng damit, nagpalit ng kamisita, no? Pero nakilala ang mukha niya. Kaya
nakipelo siya, yan tinakip siya, pero ang pera, yun ano niya sa babaeng kasabwat niya. At doon, yun, ang babae, nakuan man, na ano man ng ano, security guard. Yan. Mabuti na lang at nabawi ang 30,000. Pero atong sa kasal, hindi ko alam kung magkano ang ano ng bag. Yan. Siguro mga 80 o kung 70. Yan. Natangay ng babaeng binanuan niya ng bag na magbantay ng bag niya para makapunta sa pare, no, na makaano ng stress, no. Ganyan ang nangyari. Kaya huwag tayong magano kung sino. Kung di natin kilala, idalhin na lang natin ang bag natin. Huwag nang ipangano ka kung mapunta tayo sa mga restaurant o anong kainan, sa harapan natin ibutag ang bag natin. Huwag sa likod, kay may delikado yan na matangay na ibang tao na hindi natin nakita. Kaya dyan, huwag tayong ano siyang, ng ano nito, ating mga natutunan dito na ganyan ang gawin natin. Na huwag magpagabi sa pag-uwi at huwag maglagay ng pera sa wallet. Lahat, no? Yan ang atin na ating gawin, no? Yan ang, kung malaking pera, eh, may ano ka, may gawin mong daw pahadla na yan mo ilagay ang pera at ano mo, close mo ganyan, no? Huwag mong ilagay lahat kaya may delikado ka. Kaya yan ang advice ko sa inyo. At huwag, kung ikaw lang isa, huwag sasakay sa PU. Antayin na ang kwan, ang mga kung anong na round trip ang sasakyan. Kung wala na, daan ka nang matulog hasta umaga. Huwag nang umalis. Yan ang advice ko sa inyo. Kaya, ang gawin natin yan, ha? Para hindi tayo mapatay ng holdapper. Kaya, naalaman nyo na kung anong gawin natin, mga best friend. Sige. Thank you sa pakikinig nyo. Okay. Diyan lang, nagtapos ang ating lecture. Thank you very much.